What's up mga masters? Romel here again and welcome sa another episode of Master Unboxer! At sa video na to, i-share ko sa inyo ang 10 tips and tricks para ma-maximize natin ang paggamit na nating Techno Pova. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo guys? Mag-subscribe na kayo by clicking the subscribe button below. At syempre, huwag natin kakalimutan na click yung notification bell para ma-update kayo sa mga future phone comparisons, tips and tricks, at syempre, game reviews natin. Without further ado, start na tayo guys! May dalawang paraan para mag-take tayo ng screenshots dito kay Techno Pova. Yung una, open mo lang yung control bar dito sa taas, then select mo yung screenshot. Then after mo mag-screenshot, pwede mo i-edit yung screenshot natin. Pwede kang mag-mosaic dito kung gusto mo mag-blur ng ibang parts ng screenshot mo. Pwede ka ring mag-doodle. Sulat ka ng kung ano-ano. And yung usual, pwede mo rin siyang i-crop. Merong option dito na frame screenshot, kung saan pwedeng mag-add ng Techno Pova frame sa screenshots mo. Yung isang paraan para makapag-screenshot tayo is mag-swipe tayo ng 3 fingers pababa. Para magamit natin itong gesture na to, make sure na naka-enable siya sa settings, smart assistant, micro intelligence. Then make sure na naka-on nga tong take screenshot with 3 fingers. So supported din pala ni Techno Pova yung scrolling screenshot. So every time na mag-screenshot kayo, tap nyo lang yung scroll shot. Then scroll ka lang pataas para maisama yung mga parts na gusto mong maisama sa screenshot. Pag okay ka na, tap mo lang yung finish scroll shot. Tulad ng ibang Android apps, may 2 types of system navigation dito si Techno Pova. Yung default niya is itong 3-button navigation. Sa 3-button navigation, na pwede lang natin ma-customize is yung pwesto nung back at recent apps na button. Para ma-customize to, punta ka lang sa settings, system navigation. Then tap mo yung more settings under dito sa 3-button navigation. So dito, pwede ka mamili ng pwesto ng dalawang button depende sa preference mo. Sa gesture navigation naman, ito yung gagamit ka lang ng gestures para makapag-navigate ka sa screen. If di ka pa familiar dito, may tutorial naman dito kay Techno Pova kung paano siya gamitin. Select mo lang yung gesture tutorial. Para mag-back or mag-return sa previous screen, swipe ka lang from left or right edge ng screen. To open naman yung recent apps, swipe up from bottom of the screen. Then pause. Para makabalik ka naman sa home screen, swipe up ka lang mula sa ilalim ng screen. Pwede mo rin i-open tong smart panel na feature nito ni Techno Pova using swipe gestures. Discuss natin mamaya tong smart panel ah. Pero para ma-open siya using swipe gestures, mag-swipe ka lang either sa left or right. Then, i-hold mo lang. May split screen feature dito si Techno Pova. Pero meron lang tayong isang way para makapag-split screen. Para makapag-split screen ka, open mo muna natin yung app na gusto natin i-split screen. Then, press natin yung recent apps. So, makikita natin itong icon na to for every app, no? Ibig sabihin niya, yung app na yan, supported niya yung split screen. So tap natin yung icon na yan para ma-add siya sa split screen natin. Next naman, pwede kang pumili dito sa list of recent apps na isi-split screen natin. Kung wala dyan yung gusto mo na app, pwede mo i-press yung home button. Then, tap natin sa list ng apps yung app na gusto nating split screen. Napansin ko pala dito kay Techno Pova, hindi napapalitan yung size ng dalawang screens, no? Ang weird lang kasi kaya mo i-move tong nag-divide sa kanilang dalawa pero hindi naman napapalitan yung size. Medyo hindi rin ganun kadaling yung pag-close ng split screen, no? Naghanap na ako talaga ng ibang way pero ang means lang talaga is to press yung back button hanggang mag-close yung app.
Malaki ang screen ni Technopova, mga masters. 6.8 inches yung display niya. So, malaking chance rin na hindi magiging madaling paggamit sa kanya ng isang kamay lang. Kaya good thing na si Technopova meron siyang one-handed mode. To enable yung one-handed mode, open mo lang yung control bar. Then, tap mo yung one-handed na button. So, dito sa one-handed mode, pwede mo pagpalitin kung saan side yung pinaka-screen niya. Sa left ba or sa right? Depende na sa kung kanan kayo or kaliwete kayo. To close yung one-handed mode, press nyo lang itong X sa taas. Very nice na feature nito ni Technopova is itong screencast. Kung may Android TV kayo, pwede nyo dun i-cast yung screen ni Technopova. Goods to kung gusto nyo manood ng YouTube sa malaking screen or if gusto nyo naman may manood sa inyo habang naglalaro kayo. Para makapag-screencast kayo, open nyo lang yung control bar. Then, tap nyo yung screencast. So, magsusearch siya ng devices na pwede siya kumunek. Then, once nakakonek ka na, yun na! May screencast ka na. Namagit ko na nga yung smart panel kanina, no? Para siyang easy access na shortcut. Very helpful to para ma-access yung mga most commonly used na apps natin. At yung maganda dito, pwede nyo makontrol dito yung volume ng phone. Again, malaki tong screen ni Technopova. Para sa ibang tao, hindi madaling maabot tong volume button dito sa gilid. Kaya good thing na merong smart panel for easy access sa volume ni Technopova. Pwede natin i-customize kung ano yung mga commands at apps na pwede nating marun dito kay Smart Panel. Punta ka lang dito sa Settings, Smart Assistant, then Smart Panel. Punta ka dito sa Panel Settings and dito na yung pwede mo mapalitan yung mga commands or tools for easy access. So pwede ka maglagay ng hanggang 4. Tap mo naman tong Beeline. Dito naman yung mga makukustomize mo yung mga list ng apps na pwede mo marun. Bale, pwede kang maglagay ng up to 9 apps dito. Again, para mapalabas natin si Smart Assistant, mag-swipe ka lang from left to right, then i-hold mo. Yes, supported ni Technopova ang screen recording. Para makapag-screen recording ka, open mo lang yung control bar. Then, tap mo yung voice screen recording. Bago mag-start yung recording, tatanungin ka muna dito kung gusto mo ba yung silent or yung voice screen recording. So, may countdown siya bago mag-start. Then, ayun, nagre-record na siya. Para ma-configure yung settings nito, open mo lang ulit yung control bar. Then, yung instead na i-tap mo siya, i-hold mo yung voice screen recording. So, lalabas yung settings niya. Then dito, pwede ka mamili ng default kung silent or voice screen recording ba yung gagawin mo. Then yung quality din ng video, pwede mo rin maset dito. Kung may plano kayo bumili ng Technopova, ang unang-unang yung mapapansin sa home screen or yung pinaka-desktop is marami talaga siyang built-in apps. More than naman tatong Technopova sa amin, no? Ang napapansin ko sa kanya, yung mga built-in apps ang lalakas talaga mag-send ng notifications. Medyo annoying siya para sa akin, no? So kung hindi niyo naman ginagamit yung mga app na to, pwede niyo i-off yung notifications niya. Punta ka lang dito sa Settings, Notification Center, then Notification Management dito sa baba. Dito, makikita niyo yung list ng apps na nagsisend ng mga notifications. So, off niyo lang yung mga notifications dun sa apps na malakas talaga magsend ng notifications. Then, isa pa napansin ko dito kay Technopova, pag in-open mo yung app drawer niya,
ang bubulaga sa'yo yung malalaking icons ng instant apps dito sa taas. Pwede nating tanggalin yung mga instant apps na yan by going to desktop settings. Para makapunta sa desktop settings dito sa home screen, hold mo lang sa any empty space, then may lalabas dito sa option sa baba. Then dito, tap nyo yung desktop setting. So para matanggal nga natin yung instant apps app drawer, punta ka lang dito sa other settings. Then off nyo yung instant apps. Then pag in-open mo naman yung search bar nito ni Technopova by sliding down dito sa home screen, papansin nyo na aside dun sa search bar, may mga kung ano-ano pong lumalabas dito, like itong hot searches, recent apps, at instant apps. Pwede natin ma-configure yan kung ano lang yung gusto natin dito, no? Punta ka lang ulit dito sa desktop settings. Search settings. Then, off nyo lang yung mga items na gusto natin matanggal. For a cleaner look, pwede nyo sila i-off lahat. Very flexible yung mga pwede mong magawang action dito sa desktop screen nito ni Technopova, no? By default, alam natin na by sliding up, mag-open yung app drawer. By sliding down naman, ma-open yung search bar. Pwede natin ma-configure yan. And on top nun, marami pang gestures na pwede natin magamit para makapag-perform pa ng different actions. Para makapag-customize tayo ng mga gestures dito sa desktop, open mo lang ulit yung desktop settings. Then, punta ka dito sa gesture settings. So, makikita ninyo dito yung mga default na slide up at slide down. Pwede nyo siyang palitan dito kung anong action yung gagawin niya. Ang goods nga dito kay Technopova, may ibang gestures ka na pwede magamit. Pwede kang mag-slide ng two fingers up or down. Pwede kang mag-pinch in or out. At yung clockwise at counterclockwise na rotate using two fingers. So mag-sample tayo. Gawin natin tong slide down with two fingers, pinch in with two fingers, at itong clockwise rotate with two fingers. Okay. Then, dito naman sa other settings, marami pa tayong pwede i-configure, no? Pwede natin i-enable tong search bar para may search bar na tayo kagad dito sa desktop. Itong hot searches naman, ito yung lumalabas dito sa search bar, yung mga hot search keywords. Pwede nyo naman siya i-off kung di nyo bet yung may lumalabas na kung ano-anong words dito. Punta ka lang dito ulit sa desktop settings. Other settings, then ito, off lang natin siya dito. Sa zero screen naman, ito naman yung extra screen dito sa panag-swipe ka sa left. Yan, ito yung zero screen. So dito, nakalist yung mga recent apps mo, hot themes, wallpapers, at kung ano-ano pa. Pwede mo siya ma-off din dito sa desktop settings kung hindi mo naman siya gagamitin. Itong infinite scroll naman ay enable lang to pag disabled yung zero screen. Ito yung nagsi-circle back or umiikot lang yung mga desktop screens pag nagsa-scroll ka lang continuously either sa left or right. Pag in-off nyo yung infinite scroll, hindi na siya magsi-circle back pag nagsa-swipe ka either left or right. Dito naman sa Micro Intelligence, under Smart Assistant, marami kang pwede ma-configure dito para mag-perform ng mga actions si Technopova in a convenient way. Starting dito sa taas, itong Quick Start, may mga list ng gestures dito na pwede nyo magamit. So ang default na nandito is yung camera. So habang nakalock yung phone, mag-drawing ka lang ng C as indicated dito sa settings, then mag-open na yung camera.
At yun nga, dito sa mga empty gestures dito, pwede kang mag-designate ng mga actions na gusto mo. Pwedeng set mo na mag-open yung isang app or magtagal ka ng settings dito like Wi-Fi, Bluetooth, etc. Dito naman sa tapping wake, pag nag-double tap ka sa naka-off na screen, mag-wake up siya. Then para ma-close din yung screen, mag-double tap ka lang ulit. Then dito naman sa music gesture, pwede mo makontrol yung playback ng mga music mo. As a commuter, goods tong feature na to. No need to open yung screen ng phone, no need to unlock. So kung gusto mo mag-switch sa next song, swipe ka lang pakanan. Then pag gusto mo ulitin yung kanta mo, swipe ka lang to the left. To stop the song, swipe up ka lang. Then to play the song naman, swipe down lang. Very nice! Ang astig dito kay Technopova, itong mga music gestures na to, gumagana siya sa Spotify. Yung ibang phones kasi, sa built-in music player lang nag-work yung music gestures. Dito kay Technopova, kahit third-party music players, working siya. Itong flip mute naman, ito yung magme-mute yung nagri-ring mong phone pag nilapat mo siya sa flat surface na nakaharap yung screen dun sa flat surface. Itong raise to ear naman, ito yung pag may tawag ka, no need to press the answer button sa screen. Lapit mo lang siya sa tenga mo, nasasagot mo na yung tawag. Another means para sumagot ng tawag is itong answer calls with a gesture. Pag in-enable mo to para sumagot ng tawag, mag-peace sign ka lang dito sa tapat ng front camera. To reject naman yung calls, buka mo lang yung palad mo ulit sa tapat ng front camera. Very nice! Ito yung automatically nagtuturn on yung screen pag pinikap mo siya sa pagkakapatong sa any surface. Then pag binaba mo naman, mag-off din ang automatic yung screen. That's it for this video guys! Thank you for watching! Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Shoutout tayo ulit sa mga masters natin na sina Nicole Alaba, Julie Day Manuay, Benedict Dayanan, Christian Basilio, Kitty Boo, Hill Francis Jen O. Pancho, Elaine Elquiero, at si Ed Christopher Mejares. Thank you mga masters sa pagsuporta sa channel natin. Ako po ulit si Romel, and thank you for watching Master Unboxer!